Siyempre, nagpapasalamat din po ako sa Team Kristan at sa lahat po ng mga naniwala kay Christine Dera. Sana maniwala din kayo kay Colleen. Maraming salamat po. And, laban lang mga te. Ayan. And, sana po, kahit wala na po ang Chris sa Kristan, supportahan niyo po si Tania sa kanyang programa. Programa niya po, matunog noon, tutugtog ngayon, 11 to 3 p.m. everyday, Monday to Friday. Supportahan po natin siya. Maraming salamat po muli. Magpapaalam na po. Now, signing off. The last time na sinabi ko, yun yung programa nating TLC. Hindi ko ma-imagine na pangalan ko na pala yung magbababay ako. Now, signing off, ang nag-iisang DJ na may K. Aking kantadang nagmula sa langit, pabagsak sa lupa, ayon plakda. Ako po si Christine Dera. And God bless us all. Thank you. Dong of Inday. May mga bagay na kailangang ilet go. Hindi dahil sa hindi ka na masaya, kundi dahil may mga bagay na sa'yo ay mas magpapaligaya. Alam mo dong, alam mo day, mahirap yung magpaalam sa bagay na minahal mo na ng lubusan. Pero sa diya may mga bagay na hindi natin kontrolado, yung mga bagay na kailangan ng bitawan. Alam mo yun, kailangan mamili kasi sa mundo po ito, wala pong permanente. Opo, masakit. Gusto ko pang umapit. Pero si Lord kasi yung nagbigay po ng senyales para ako po ay umalis. It's been a hard decision to make. Pero ganoon naman po talaga, kailangan na pong mamili. Nalulungkot po ako kasi may mawawala. Pero na-excite ako. Kasi alam ko na yung sakripisyo ko, ako po ay meron pong mapapala. Alam ko po na may plano si God. At ano man po yung plano niya, siya na po yung bahala. Maniniwala na lang po ako sa plano niya. Maniniwala na lang po ako sa kung ano yung balak niya po para sa akin. Again, hindi po madali po yung naging decision ko. Hindi po talaga madali. Kasi it's been 10 years. It's 10 years of my life. Sila na po yung everyday buhay ko. 10 years of my life, I dedicated all my hard work, all my heart, yung passion ko sa trabahong minahal ko po ng tunay. Pero ganun po talaga. Kailangan pong mag-move on. Kailangan pong bumangon. Ang hirap eh. Alam mo yun, noong mga time po na naisip kong mag-resign, sabi ko, Lord, bigyan mo ko ng senyales. Bigyan mo ko ng mga signs para ituloy ko yung desisyon na ito. Bigyan mo ko ng sign para mas panindigan po yung magiging desisyon ko. At binigay po sa akin ni Lord. Masakit. Alam niyo yun, napakasakit. Pero again, may mga bagay na hindi natin kontrolado. May mga bagay na kailangan na natin isubo. May mga bagay na kailangan na natin bitawan. Para maiwasan na rin po yung sakitan. Well, sabi nga, darating yung panahon, naiiwan mo din yung mga bagay
na nakapagpapasaya sa'yo para sa bagay na ikabubuti mo. And so, ayun na nga po ang ganap. So, ngayon papunta kami ng hair shop salon today. Papunta kami ng hair shop salon today para magpagupit at magpa-new look. Magpabago ng kulay para sa pagbabago. What are you thinking? Mulan. 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 Buang dal. Buang si Dudong. Alright, go! Dito na kami sa salon. Gusto ko ng pagbabago. Kino kasi baka di bagay sa mukha ko, so ipahaba mukha ko. Hindi, nandidit ako. Ano ba pwede ko magawa pag kinakas? Hindi na naman ibang magagawa sa mukha ko. Ganyan lang. Pag kinulit ko ba siya, maganda siya? Kasi mag-manage ng surprise na lang mamaya. Instead, always be positive and be excited on what's coming next. Para makikipag-break lang yan sa jowa mo eh, diba? Kapag may nagsasaradong pinto, kapag iniwan ka ng jowa mo, all you have to say is goodbye ex, hello next.
Ganun dapat. Ex na nga, di ba? So, i-ex na natin siya sa buhay natin. Ba't ma-excite tayo sa next? Oo, maaari kang panghinaan ng loob. Pwede ka naman po talagang umiyak. Hindi po bawal umiyak. Hindi po ito senyales ng pagiging weak. Pagko senyales po ito that you are a strong person. Dahil kaya mong ilabas lahat ng sama ng loob. Tao ka lang eh. Masasaktan at natural po yun. Abnormal ka kung hindi ka masaktan. We have feelings eh. And you need to let it out para maging okay ka. Alam mo yan, pag umiyak ka, at natapos yung mga luhang yun, bigla ka magiging okay na, wow, ang galing. Kapag nailabas mo na naman yung lahat ng yun, talagang gagaan ang pakiramdam mo na parang clouds ang gaan-gaan. Basta katulad ng mga taong muda pa, i-promise mo na babangon ka at lalaban pa sa mga hangin ng buhay. Tandaan na there's always a rainbow after the rain. And that rainbow symbolizes how colorful your next adventure will be. Again, it's okay to be weak at times. Pero pulutin mo yung sarili mo at patunayan mo na kaya mong bumangon at maging handa sa panibagong kabanata ng iyong buhay. Things happen for a reason. We might not understand now, but soon maiintindihan mo kung bakit. Pasasalamatan mo pa si Lord. Sasabihin mo sa Kanya na, Lord, ang galing mo! Ang galing ng plano mo sa akin, ang galing ng kalendaryo na ginawa mo sa akin, napakagaling. Kaya huwag kang susuko, dahil laban lang, fight lang, kaya mo yan. Diba ikaw pa ba? Always believe in yourself, okay? Again, it is okay not to be okay. We are not perfect. But by just believing in yourself, wala pong imposible. Tandaan mo na lahat ng ito ay malalampasan natin. Lahat ng ito ay pagsubok lamang. At lahat ng ito, tinuturuan lang tayo maging strong. Tinuturuan lang tayo maging best version of ourselves. Tinuturuan tayo maging ready sa mga susunod na kabanata ng ating buhay. Be happy, be thankful, kung ano yung nangyari in the past, and be excited kung ano ang mangyayari kinabukasan sa iyong future. At kung mapapansin mo, nandito ako sa escalator, isang pababa, isang pataas. Pumili ka ng daan, aakyat ka ba o bababa ka ba? Hindi natin alam, minsan nasa taas ka, minsan nasa baba ka. But yet, the end of the day, pulutin mo ang iyong sarili, buuin mo ang iyong sarili. Kasi ang buhay ay cycle. Akyat baba. Pero tandaan mo na mag-i-stay ka pa rin dito sa ground na ito, tatayo ka pa rin ng strong at lalaban pa rin sa buhay. Maging matatag, maging strong, be positive. Aja! Sumusuporta sa akin sa loob ng 10 years mula noon hanggang ngayon. Maraming salamat. Kayo ang strength ko. Ikaw ang strength ko. Kung hindi dahil sa'yo, hindi tayo lalaban ng sobra-sobra sa mga haba ng buhay. Maraming salamat. At sana, hindi lang natatapos sa 10 years, sana samahan mo pa ako sa susunod na kabanata ng aking buhay. Tara! Samahan mo ako.
ko din sa world.